talaga sa buhay na ganito? Nandiyan na sila. Mamaya, mag-e-enjoy tayo. Baka dalhin ka rin nila sa loob ng bahay na pula. Bahay na Pula, Part 1. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig, tagatangkilik at subscribers ng Sityo Bangungot. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Linda, isang single parent na nagtatrabaho sa isang NGO for women's rights sa ngayon. Ang kwentong kababalaghan na aking ikikwento ngayon ay personal kong karanasan na naganap noong taong 1984. Sa totoo lang po, medyo isip bata, irresponsable, magulo ang utak at rebelde ako noong kabataan ko. Simula nang maghiwalay ang mga magulang ko at iwanan ako sa lolasisang ko na ulyanin, ay nagsimula akong mawala ng direksyon sa buhay at magalit sa mundo. 15 anyos lang kasi ako noon nang iwan sa akin ng mga magulang ko ang responsibilidad na alagaan ang lola kong maagang nag-ulyanin. Napilitan akong tumigil noon sa pag-aaral para alagaan ang ina ng aking ama na babaero. Linda! Linda! Ano na naman problema niyo, Lola? Natatay ako. Dalhin mo nga ako sa banyo. Punyeta naman, Lola. Yan lang ang banyo. Buhatin niyo yung puwet niyo. Tumupo kayo doon sa inidoro. Di naman kayo baldado. Ang lakas-lakas niyo pa. Kumain na ba ako? Nagsasain na nga ako para makakain kayo. Ni-istorbo niyo ako eh. Kakain na ako. Anong ulam? Tuyo at kamatis. Tuyo? Eh, nasa na yung burong talangka na ginawa ng nanang ko? Nababaliw na yata talaga kayo, Loli. Matagal nang patay ang nanang niyo. Patay? Pinatay mo na ba yung sinaing mo? Oh, may sunog na. Ilabas mo yung burong talangka at kakain na ako. Walang burong talangka! Magtiis muna kayo sa tuyo! Gusto ko ng adobong manok ni Tatang. Huwag na kayo mapili sa ulam. Wala tayong pambili ng manok. Wala pang padalang nanay ko mula Japan. Tumain na ba ako, Linda? Anak na! Ano ba talaga, Lola? Tatay ba kayo o kakain? Matutulog na ako. Gisingin mo ako pagdating ng tatay mo, ha? Hindi na babalik yon. Babalik ang anak ko. Pupunta kami sa bahay ng nanang at tatang ko sa Pampanga. Sumama na sa ibang babae yung magaling yung anak. Kaya yung magaling kong ina, nanlalalaki na rin. Nagputa na sa Japan. Puta ba ang nanay mo, Linda? Eh, sandali. Ano ba kita? Lula Sisang! Apo niyo ako eh! Ako si Linda! Anak ako ng lalaki yung anak na si Polding. Si Polding, inanakan yung babaeng Zapayuki na si Agnes. Anak ako ni Agnes kay Polding! Nanay ko si Agnes sa Zapayuki at tatay ko si Polding! At dahil anak ako ni Polding, apo ninyo ako. Naiintindihan nyo na ba? Wala kang respeto. Kababae mong tao, pasigal kang sumagot sa matanda. Eh bakit kanyang ka magsalita? Ano bang pangalan mo? Paulit-ulit na lang tayo ng usapan, Loli! Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Kasabot ka siguro ng mga Hapon, ano? Lumayas ka! Lumayas ka rito! Aray! Sumasobra na kayo, matanda kayo ah! Isa pang sampal niyo sa akin, ikukulong ko kayo sa banyo. Ikukulong? Oo. Itatali ko yung mga kamay at paa niyo at ikukulong ko kayo sa banyo. Pero panakot ko lang yun sa lola sisang ko sa tuwing nananakit siya at nagwawala. At sa tuwing tinatakot ko siya na ikukulong ko siya sa banyo, ay humahagulgul siya sa takot.
Umiiyak na parang bata. Lumuluhod at humahalik sa lupa sa pagmamakaawa. Ay, wag ka. Wag pa. Wag ninyo kong ikulong. Maawa na kayo sa akin. Nanang, tatang, kunin niyo ako dito. Gusto niya akong saktan. Lola, tayo na naman kayo sa drama niyo eh. Tumahimik nga kayo. Tahimik! Opo, opo, hindi na po ako lalaban. Baka wala niya ako, utang na loob. Huwag niya akong ikulang rito. Ilabas niya ako dito! Saklala! Sabi ng tatay ko, may sayad raw sa utak si Lola Sisang simula sa pagkadalaga nito. Hindi raw makausap ng matino ang Lola Sisang ko noong bata-bata pa siya. Palagi siyang takot at bigla na lang raw umiiyak. Nang magsisenta anyos ang Lola Sisang ko, nag-ulyanin na agad siya. Mas naging madalas ang pag-iyak niya. Nakikiusap na huwag siyang sasaktan, huwag siyang ikukulong. Nagwawala siya habang hinuhubaran ko siya para maligo. Pinapalo niya ang mga kamay ko kapag sinasabunan ko na ang katawan niya. Ayaw niyang magpahawak. Lalo na kapag hinahawakan ko ang mga malalalim niyang peklat sa likod at hita. Tinatanong ko siya kung saan niya nakuha ang mga peklat niya sa katawan, pero hindi siya sumasagot ng matino. Sumisigaw lang siya na parang bata. Sa murang edad ko noon ay hindi ko siya maintindihan. Halos 2 taon ko siyang inalagaan at pinagpasensyahan. Umaasa lang kami sa padala ng nanay ko na isang entertainer noon sa Japan. Kinaya kong alagaan ang lola ko mag-isa hanggang sa 17 taong gulang ako. Linda! Oh, Lola! Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Nandiyan na sila. Sinong sila? Ang mga hapon. Ayan na naman kayo sa mga kabaliwan nyo eh. Walang mga hapon. Tayong 2 lang ang nandito sa bahay. Matulog na kayo sa kwarto nyo. 2:00 na ng madaling araw oh. Kukunin ka nila, Linda. Inilipat ka nila sa kabilang kwarto. Tulad ng ginawa nila kay Belen. Ginawa nila si Belen. 4 na hapon ang kumuha sa kanya. Ayan na naman kayo sa kakabilin ninyo. Hindi ko naman kilala si Belen. Walang Belen dito at walang mga hapon. Baka pinatay na nila si Belen. Magtago ka. Bilisan mo, Linda. Magtago tayo. Huwag mong ipakita ang mukha mo. Itago mo yung mukha mo. Itago mo. Mabilis na kinuha ni Lola Sisang ang malaking unan sa kama at pinakpan ng mukha ko. Malakas ang Lola Sisang ko kahit matanda na siya. Diniinan niya ang una na nakapatong sa mukha ko hanggang sa hindi ako makahinga. Nagpapalag ako sa takot. Nandiyan na mga hapon. Kukunin ka nila. Kailangan kita itago, apo. Pakiramdam ko noon gusto akong patayin ng Lola Sisang ko kaya nanlaban ako. Itinulak ko siya ng ubod ng lakas hanggang sa tumilapon siya sa kahoy na sahig. Nasaktan si Lola dahil sa ginawa ko. Nagulat rin ako sa ginawa ko, lalo na nang umiyak na naman siya. Aray! Gusto lang kitang ipagtangkol. Gusto mo bang dakpin ang mga hapon?
Papatayin ka nila. Papatayin ka ng mga hapon kapag hindi ka nagtago. Tingnan mong ginawa nila kay Pilin. Pinagsamantalahan nila si Pilin. Binaboy nilang kaibigan ko. Mga hayop na mga hapon na yan. Walang hapon, Lola! Wala! Lalo nang walang Pilin dito. Hanggang kailan pa ako magtitiis sa kapaliwan ninyo? Ayoko na! Ayoko na sa buhay na ganito! Bahala na kayo sa buhay ninyo! Tama nga si tatay, baliw kayo! Baliw na matanda! Nasigawan ko ng malala ang Lola Sisang ko noong madaling araw na yun. Gabi-gabi, palagi niya akong ginikising. Takot na takot. Paulit-ulit niya akong tinatabunan ng unan at kumot para lang huwag daw akong kunin ng mga hapon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa lola ko noon. Palala siya ng palala. Kung ano-anong mga pangalan ang sinasabi niya sa akin. Mga babae na pinahirapan at pinatay daw ng mga hapon noong panahon ng giyera. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nakapagtimpi. Lumayas ako sa bahay ng lola ko at iniwanan ko siyang mag-isa. Nagpasya ako noon na mag-istokwa at hanapin ang kalayaan ko bilang isang teenager. Bitbit ang bag ko na may lamang ilang piraso ng damit at perang padala ng nanay ko mula sa Japan. Nagpalaboy-laboy ako sa kalsada ng Maynila hanggang sa... Miss, kanina ka pa paikot-ikot dito sa ermita. May hinahanap ka ba? Naghahanap ako na matutulugan ngayong gabi eh. Gusto mo bang sumama sa akin? San bang punta mo? Papunta ako ng Bulacan eh. Ikaw, san ba trip mo? Kahit san, basta makalayo lang sa lola ko. Tara, sama ka sa akin. Road trip tayo. Ano bang pangalan mo? Jimin. Ikaw? Linda. Dahil desperadong makalayo sa lola ko, sumama ako sa isang lalaking maputi at singkit ang mga mata. Maskulado siya kahit na hindi ganun kalapad ang pangangatawan niya. Mukha siyang sundalo sa suod niyang kaki na pantalon at jacket. Isinakay niya ako sa kotse niyang sedan na kulay pula. Mabilis siyang magmaneho ng sasakyan. Panay ang tingin niya sa mga hita ko habang nagmamaneho ng matulin sa NLEX na kilala bilang North Diversion Road noong mga taon na yun. Marami siyang tinanong tungkol sa akin pero halos hindi ko siya sinagot. Lutang kasi ako noon. Hindi ko talaga alam kung tama ang ginawa kong paglalayas. Nang makarating kami sa bandang San Roque, Bulacan, doon ko na siya sinagot sa mga tanong niya sa akin. Saan ang probinsya niyo? Sa Kanaba, Pampanga ako pinanganak, sa Mapaniki. Pero sa may Singgalong na ako lumaki. Ah, sa Mapaniki ka pinanganak? Medyo malapit na sa bahay ng mga barkada ko ah. Tagasan ba mga kabarkada mo? Tagasan Miguel. Yung iba taga Bukawi. Huwag kang mag-alala. Mamaya makikilala mo sila. Napakamot ako sa ulo, Sir Jupiter. Kinabahan ako sa sinabing yun ng estranghero na sinamahan ko. Lalo na nang hawakan niya ako sa hita. Naka-miniskirt na maong kasi ako noon at midriff na loose shirt. Kaya kita ang chan at strap ng bra ko sa tuwing itinataas ko ang aking mga braso. Easy ka lang. Mamaya, mag-e-enjoy tayo. Yung kamay mo, alisin mo sa hita ko. Saan ba tayo pupunta nito? Secret muna. May surprise ako para sa'yo. Nang makarating kami sa San Ildefonso, Bulacan, may napansin akong kakaibang amoy sa paligid.
Jimin, amoy sunog. Natural lang sa probinsya ang amoy ng usok. Hindi! Tingnan mo yun! Kitang-kita ko, Sir Jupiter, ang makapal na itim na usok na bumubulusok sa langit na parang nanggaling sa sumabog na bulkan. Gabi noon, pero kitang-kita ko ang napakakapal na usok na may kahalong mga lumilipad na nagniningas na maliliit na bagay na parang alitap-tap sa dilim. May sunog yata sa pupuntahan natin. Tingnan mo ang kapal ng usok ko. May mga lumilipad pang mga apoy na maliliit. Nang makarating kami sa isang bakanting lote, ay itinabi ni Jimin ang kotse sa gilid ng highway at lumabas ng sasakyan para tingnan ang makapal na usok. Bumalik siya sa kotse pagkatapos ng isang minuto. Adik ka ba? Ha? Ako, adik? Hindi ah. Wala naman ako nakitang usok at apoy sa langit ah. Doon ako nang simulang mahintakutan, Sir Jupiter. Ako lang ang nakakaamoy at nakakakita sa makapal na itim na usok. Pinatakbo ni Jimin ang sasakyan at habang papalapit kami ng papalapit sa bayan ng Makapilapil ay nagsimula akong ubuhin sa nakasusulasok na amoy. Hindi ako makahinga. Nagsimulang uminit ang hangin sa labas ng kotse hanggang sa bigla na lang huminto ang kotse sa isang liblib na lugar ng highway. Nasaan na tayo? Malapit na tayo sa San Miguel. Umalis na tayo dito. Bumalik na lang tayo sa Maynila. Hindi ako makahinga. Hindi mo pa naaamoy yung usok? Hindi naman ako adik na tulad mo eh. Ano ba tinira mo? Lakas ng tama mo. Hindi ako adik. Matino akong babae. May matinubang 17 anyos na babae na maglalayas ng bahay para iwanan ng matandang lola niyang ulyanin? Matino ba yung ganun? Sige nga, sabihin mo sa akin, matino ka ba sa ginawa mo? Kinurot ang puso ko ng tanong na yun ni Jimin. Bigla akong nag-alala para sa lola sisang ko na iniwanan kong mag-isa sa bahay. Natigagal na lang ako nang magsalita si Jimin. Hubad na. Anong hubad? Ako muna gagamit sa'yo bago kita dalhin sa stag party ng barkada ko. Stag party? Ano yun? Bachelor's party. Ikakasal na kasi si paring Paolo eh. Ikaw ang ireregalo ko sa kanya. Sa kanila. Pero bago kanila pilahan, ako muna ang dapat na mauna. Tarantado! Hindi ako puta para pilahan ninyo! Mabilis akong bumaba ng kotse pero mas mabilis si Jimin sa akin. Dinakma niya ako agad nang makalabas siya ng sasakyan at binuhat ako papunta sa talahiban. Malakas siya. Nagsisigaw ako at humingi ng saklolo pero walang katao-tao sa paligid. Wala ring dumaraan na ibang sasakyan. Saklolo! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Huwag ka nang umarte na virgin ka, ulol! Alam ko gusto mo rin ito. Magkano ka ba, ha? Gusto mo bayaran na lang kita? Magkano ba prosti na tulad mo? Nanggigil ako sa mga sinabi ni Jimin, Sir Jupiter. Isang prostitute ang tingin at trato niya sa akin. Kaya kinalmot ko siya sa mukha. Ningukot ko ang mga mata niya hanggang sa mapasigaw siya sa sakit. Ah! Yeah! Ang mata ko! Animal ka! Nagpumiglas ako at nakawala sa mga bisig ni Jimin. Pero mabilis niya akong hinila at itinapon sa damuhan. Napahiga ako at agad niya akong kinubabawan. Pilit niyang hinubad ang suot kong palda at midriff pero pinagsusuntok ko siya sa mukha. Nang mapuruhan ko siya sa bibig, nang gigil siya sa akin sa galit at binigyan ako ng malakas na suntok sa sikmura. Bigla akong nanghina sa ginawa niyang yun. Hayop kang babae ka.
Pinahihirapan mo ako, ha? Hindi ako nagpatalo sa sitwasyon, Sir Jupiter. Gamit ang tuhod ko, binayagan ko ng malakas si Jimin. Napabalikwas siya at biglang nanghina. Namilipit siya sa damuhan, hawak ang bayag niya. Tumayo naman ako ng mabilis at pinagsisipa ko siya sa ari. Binayagan ko siya ng paulit-ulit hanggang sa hindi na siya makagalaw. Hayop ka, Jimin! Hindi ako prostitute, ulol! Manyak! Tumakbo ako pabalik sa highway. Lumingali nga ako sa paligid para humingi ng tulong, pero wala pa rin katao-tao. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagtatakbo ako patawid sa kabilang bahagi ng highway. Sobrang dilim man ay pinilit kong tahakin ang daan. Tumakbo ako ng tumakbo papasok sa talahiban hanggang sa matisod ako sa isang malaking bato. Nadapa ako at nangunod sa lupa. Bigla akong natigilan, Sir Jupiter, nang makarinig ako ng mga panaghoy. Mga palaw at hagulgul. Mga iyak ng mga babae. Takot man ay unti-unti kong inangat ang ulo ko at napaluhod ako bigla nang makita ko ang hindi mabilang na kababaihan na nakapilang naglalakad bit-bit at pasan-pasan ang mabibigat na sako-sakong kagamitan. Lahat sila papunta sa loob ng isang bahay na pula. Walang katabing ibang bahay ang bahay Kastila na nakita ko. Pulang-pula sa paningin ko ang buong bahay, mas mapula pa sa kulay ng dugo. Doon sa bahay na pula ay isa-isang pumasok ang mga babaeng nag-iiyakan. Bakit niyo pinatay ang tatay ko? Bakit niyo kinapos sa poste at pinutulan ng mga kamay? Bakit niyo kami pinarurusahan ng ganito? Gutom na ako. Hindi ko na kayang maglakad. Bigyan niyo kami ng maiinom, utang na loob. Kahapon pa kami naglalakad. Umabag kayo sa mga anak kong babae. Huwag niyo silang sasaktan. Sinunog ninyo ang mga tahanan namin. Kinamkam ninyo lahat ng mga pagmamayari namin. Pinaslang niyo pa ang aking asawa. Wala kayong awa. Wala kayong Diyos! Doon ko napansin ang malaking apoy sa hindi kalayuan. Makapalang usok na itim na binubuga ng mainit na apoy na tanaw ko mula sa kinalalagyan ko. Nasusunog ang lahat ng bagay sa lugar na pinanggalingan nila. Para akong nasa isang bangungot ng mga oras na yun. Parang isang lumang pelikula ang tumambad sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng awa sa mga kababaihang nag-iiyakan. Gusto kong gumising mula sa bangungot na yun, pero hindi ako nananaginip, Sir Jupiter. Hindi bangungot ang nasaksihan ko. Tinignan kong mabuti ang bawat babaeng pagod na pagod sa pagbubuhat ng mga sako. Marurumi ang kanilang kasuotan at iba ang estilo nito. Gula-gulanit ang barot saya at bestida ng iba. Nakaputing kamison ang mga matatanda na nakabelo ng maruming tela. May mga batang babae na umiiyak habang sugatan ng mga paa. Halos walang sapatos o tsinelas na suot silang lahat. Lahat sila napapaligiran ng mga sundalong hapon. Mga matatapang na hapon na may bitbit na mga bayoneta at iba't ibang uri ng baril. Hindi ko maintindihan ang mga sinisigaw nila habang tinatadyakan ang ibang mga babaeng na darapa. Bigla kong naalala ang lola sisang ko. Ang takot, galit at trauma niya sa mga hapon. Sinubukan kong tumayo, ngunit may dalagitang mukhang 14 anyos ang itsura
ang humila sa akin pababa. Wag! Wag ka magpapakita sa mga hapon! Dito lang tayo! Kailangan nating magtago! Sino ka? At anong nangyayari? Pinasok nila ang mga kabahayan namin at pinagkukuha ang mga kagamitan namin. Sinong gumawa nun? Ang mga hapon. Hindi mo ba sila nakikita? Masdan mo sila. Malulupit sila. Dinakip nila ang lahat ng mga kalalakihan sa probinsya namin. Lumaban ang kuya ko pero tinadyakan siya sa sikmura. Dinala silang lahat sa loob ng paaralan. Paaralan? Sa eskwelahan sila dinala? Sa bayan namin sa Mapaniki. Doon ay ginapos ng mga hapon sa bawat poste ng paaralan ng mga kalalakihan. Yaong mga lumaban ay tinusok ng bayoneta sa dibdib. Pinutulan ng ari ang ilang lalaki at pinasubo sa kanila ito na parang sigarilyo. Pinagbabaril din nila ang iba. Lalo na nang mapuno ang eskwelahan ng mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay namin puro lalaki. Malaki ang mga baril nila. Pinabaril nila ang mga matatanda. Kahapon lang, pinapila kami ng mga hapon. Iniwalay ang mga tulad kong bata sa mga matatanda. Nakiiyakan ang mga asawa at kapatid ng mga lalaking nakapiit sa eskwelahan. Hanggang sa pinaulan na ng bala ng mga hapon ang lahat ng kalalakihan sa paaralan. Tinipon ang mga bangkay nila sa loob ng isang silid. At doon ay sinunog ang mga bangkay nila. Diyos ko, totoo ba yan? Totoo. Maniwala ka sa akin. Pagkatapos nilang sunugin ang paaralan ay isa-isa nilang sinunog ang mga bahay namin. Wala kaming nagawa. Lalo na nang pagbuhatin kami ng mga mabibigat na sako. Mga kasangkapan sa bahay at mga pagkain ninakaw nila sa mga kabahayan. Matanda, bata, lahat. Sinisikaran at sinisipa kapag hindi nakakapagbuhat at nakakalakad. Huwag kang magpapahuli sa mga hapon. Baka dalhin ka rin nila sa loob ng bahay na pula. Sandali lamang, hanapin ko lang ang kaibigan ko. Sisang! Sisang, nasaan ka? Sisang! Kinilabutan ako sa isinigaw na pangalan ng dalagitang nakausap ko. Napatayo ako at biglang nagulantang nang... Akala mo matatakasan mo ako, ha? Napalingon ako sa likuran ko at binulaga ako ni Jimmy. Galit na galit itong sinikmuraan ako ng paulit-ulit. Pinagsusuntok niya ako hanggang sa matumba ako sa lupa. Sumigaw ako at humingi ng saklolo habang gumagapang, pero laking hilakbot ko nang mawala sa paningin ko ang apoy sa di kalayuan. Ang mga kababaihan na nakapilang naglalakad patungo sa bahay na pula, pati na rin ang mga hapon na may dalang mga baril at bayoneta. Nawala silang lahat sa paningin ko. Nawalang parang bula. Kinilabutan ako ng gusto. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang madilim na bahay na pula na nakatirik sa harapan ko. Ano? Lalaban ka? Sa tingin mo mas malakas ka sa akin? Babae ka lang. Wala kang lakas. Wala kang laban. Tinadyakan ako ng sobrang lakas ni Jimin sa mukha at doon na nagblanko ang paningin ko. Pagmulat ng mga mata ko, nasa loob na ako ng isang madilim at inaagyo na silid. Nasa loob ako ng isang kwarto na yari sa kahoy. Madilim ang paligid at kahit bugbog sarado ang katawan ko ay pinilit kong hanapin ang pintuan. Nang makapako ang pintuan ay nagpanik ako nang hindi ko ito mabuksan. Sinipa-sipa ko ang pinto pero hindi ako makalabas. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakakulong sa loob ng silid ng bahay na pula.
Sa susunod na pagkakataon ay tatapusin ko ang kakila-kilabot at kahindik-hindik kong karanasan sa loob ng bahay na pula na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan. Naniniwala ako, Sir Jupiter, na ang kwento kong ito ay magmumulat ng mga kaisipan at kamalayan ng maraming mga Pilipino, lalo na ng mga kalalakiang mapang-abuso sa kababaihan. Ang kwento kong ito ay para sa mga kababaihang naging biktima ng mga Hapones noong panahon ng World War II sa Pilipinas. Kung ano ang susunod na nangyari sa akin sa loob ng bahay na pula, ipagpapatuloy ko po sa huling bahagi ng aking personal na kwento. Hanggang dito na lamang muna at maraming salamat, Sir Jupiter. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig, tumatangkilik at subscribers ng Sityo Bangungot. Ito po si Linda, muling nagbabalik upang ibahagi ang huling kabanata ng kakaiba at nakakakilabot kong karanasan noong ako'y nakarating sa bahay na pula. Matapos kong magtatakbo para humingi ng saklolo mula sa panghahalay ni Jimene, ay nakainkwentro ko ang isang dalagita. Ikinwento niya sa akin ang pinagdaanan niyang hirap sa ilalim ng pananakot ng mga Hapon noong panahon ng giyera. Tila isang bangungot ang lahat para sa akin noon, Sir Jupiter. Dahil habang nagkikwento sa akin ang dalagita, ay kitang-kita ko ang daan-daang kababaihan na nakapila bit-bit ang mga mabibigat na kargada papasok sa loob ng bahay na pula. Nang tumakbo papalayo ang dalagita ay kinilabutan ako nang marinig ko ang pangalan ng kaibigan niyang kanyang hinahanap. Napalingon ako sa likuran ko at binulaga ako ni Jimene. Galit na galit itong sinikmuran ako ng paulit-ulit. Pinagsusuntok niya ako hanggang sa matumba ako sa lupa. Sumigaw ako at humingi ng saklolo habang gumagapang, pero laking hilakbot ko nang mawala sa panangin ko ang apoy sa di kalayuan. Ang mga kababaihan na nakapilang naglalakad patungo sa bahay na pula, pati na rin ang mga Hapon na may dalang baril at bayoneta. Nawala silang lahat sa paningin ko. Nawalang parang bula. Kinilabutan ako ng husto. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang madilim na bahay na pula na nakatirik sa harapan ko. Ano? Lalaban ka? Sa tingin mo mas malakas ka sa akin? Babae ka lang. Wala kang lakas. Wala kang laban. Tinadyakan ako ng sobrang lakas ni Jimene sa mukha at doon lang blanko ang paningin ko. Pagmulat ng mga mata ko, nasa loob na ako ng isang madilim at inaagyo na silid. Nasa loob na ako ng isang kwarto na yari sa kahoy. Madilim ang paligid at amoy malansang anit ang paligid. Kulob na kulob ang amoy. Kahit nabugbog sarado ang katawan ko ay pinilit kong hanapin ang pintuan.
Nang makapako ang pintuan ay agad kong pinihit ang hawakan, ngunit nakakandado ito. Nagpanik ako nang hindi ko ito mabuksan. Sinipa-sipa ko ang pinto pero hindi ako makalabas. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakakulong sa loob ng silid ng bahay na pula. Jimin! Jimin! Alam kong nadyan kang hayop ka! Palabasin mo ako rito! Jimin, hayop ka! Huwag mo ako ikulong dito! Palabasin mo ako! Bigla akong natigilan nang makarinig ako ng isang dalagitang sumisigaw mula sa kabilang kwarto. Pamilyar ang mga salitang binigkas ng dalagitang umiiyak. Ididikit ko ang tenga ko sa dingding ng katabing kwarto at pinakinggan kong mabuti ang boses ng dalagitang humahagulgul sa takot. Kukunin ka nila, Ligaya. Ililipat ko nila sa kabilang kwarto. Tulad ng ginawa nila kay Belen. Ginawa nila si Belen. Apat na hapon ang kumuha sa kanya. Baka pinatay na nila si Belen. Magtago ka. Bilisan mo na, Ligaya. Magtago tayo. Huwag mong ipakita ang mukha mo. Itago ko yung mukha mo. Itago mo. Hindi ako maaaring magkamali. Gabi-gabi ko halos naririnig sa bahay namin ang mga pangungusap na sinambit ng dalagita. Isang tao lang ang nagsasabi ng ganoon. Lola? Lola Sisang? Lola Sisang! Biglang bumukas ang pintuan ng silid at gulat na gulat ako nang makita ko ang dalagitang kausap ko kanina lang sa damuhan. Itinulak ng isang matangkad na Hapones na wala ng suot na uniforme. Huwag po! Huwag niyo po ako sasaktan! Awa po kayo sa akin! Bata pa po ako! Gusto kong takbuhin ang dalagita para iligtas sa matangkad na Hapon. Pero may tatlo pang Hapones na naninigarilyo na may hawak na mga bayoneta ang pumasok sa loob ng silid. Ikinandado nila ang pintuan at hinarangan ito ng malalaki nilang katawan. Naghubad ang tatlong bagong dating na Hapones habang sinimulang gahasain ng matangkad na Hapon ang kawawang dalagita. Tumili at sumigaw ang kawawang babae sabay tingin sa aking mga mata. Futomo mo, Hirogete, Kodomo. Pangalan ng dalagitang ginagahasa sa harapan ko.
Belen? Ikaw si Belen? Pinakbuko si Belen na nakabukaka sa sahig at kinukubabawan ng matangkad na hapon para ipagtanggol. Pero may humaltak sa mga paa ko. Napadausdos ako sa sahig at napasigaw nang lingunin ko ang lalaking maputi na nakatayo sa likuran ko. Saan ka pupunta? Jimin! Muli kong tinignan ang kinalalagyan ni Belen kanina, ngunit wala na siya. Wala na rin ang mga Hapones na nanghahalay sa kanya, pati ang tatlong Hapones na naninigarilyo at nakaharang sa pintuan ng kwarto. Naglaho silang lahat na parang mga multo. At naiwan ako sa loob ng silid kasama ang manyakis na estranghero na si Jimin. Oh, bakit takot na takot ka? Jimin, hindi mo ba nakita yung babaeng nakahiga sa... Babaeng nakahiga sa... Sa tingin mo, maniniwala ako sa kwento nila tungkol sa bahay na to? Napahalukip-kip ako ng mga tuhod ko sa sahig habang kausap si Jimin sa loob ng silid. Anong kwento? Na marami raw nagpapakita at nagpaparamdam ng multo sa bahay na to. Sino nagkwento sa iyo niyan? Yung mga nakapasok na dito sa bahay ng pula. Kesyo, may mga babae raw silang nakikitang umiiyak sa dilim. Pero kapag nilapitan mo, wala raw mukha. May mga kwento pa nga mga matatanda na may mga sumisigaw raw dito sa tuwing ating gabi. Mga babaeng humihingi ng tulong. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung babaeng pugot ang ulo. Pugot ang ulo? Oo. Kaya halika na, sumama ka na sa akin sa kabilang kwarto kung ayaw mong pugutan kita ng ulo. Aray, Jimin! Sadali! Masakit! Saan mo ko dadalhin? Hinang-hina na ang katawan ko noon. Wala akong nagawa kundi ang magpatangay sa malakas na hatak ni Jimin. Kinalagkad niya ako papalabas ng silid at doon ko nakita ang ibang parte ng second floor sa bahay na pula na kinalalagyan ko. Maraming mga silid na nakahilera. Medyo marupok na ang sahig pero buong buo pa ang kahoy na hagdanan. Binuksan ni Jimin ang isang silid sa bandang dulo at inihagis ako sa loob. Napadapa ako sa sahig ng maagyo na kwarto. Nagsimulang maghubad ng damit si Jimin. Tumumpad sa akin ang maskulado niyang katawan. Umatras ako at niyakap ko ang sarili habang nakasandal sa dingding ng kwarto. Inahirapan mo kung hayop ka. Ngayon, tignan natin kung makatakas ka pa. Jimin, nakikiusap ako! Huwag mong gawin sa akin to! Gusto kong umiyak para magmakaawa na huwag niya akong pagsasamantalahan. Pero pinigilan ko ang mga luha ko. Kahit nang hihina na, tinipon ko ang lakas ko para lumaban. Pero natigilan ako nang may tatlo pang lalaki na humihitit ng sigarilyo ang biglang pumasok sa loob ng silid. Ikinandado nila ang pintuan at hinarangan ito ng malalaki nilang katawan. Pareng Paolo, hayaan mo na muna akong mauna sa pila, ha? Ibibigay ko naman sa iyo itong prosti na to ng libre. Hindi ako bayarang babae! Hayop ka, Jimin! Palabasin niyo ako sa kwartong to! Nagbulungan lang sina Jimin at yung lalaking kulot ang buhok na nakaitim na sandulang na nagngangalang Paolo. Matapos magbulungan, ay nagkamay sina Jimin at Paolo.
Maya-maya pa ay kinabahan ako ng gusto ng maghubad si Paolo at ang dalawa pang mga lalaki na kasama niya. Dahan-dahan akong nilapitan ni Jimin, sabay hila sa mga hita ko. Napahiga ako sa sahig. Pilit niyang tinanggal ang miniskirt kong maong, pero nanlaban ako. Sumigaw ako ng napakalakas. Wag! Saklolo! Tulungan niyo ako! Gusto nila akong kasain! Iligtas niyo ako! Tulungan niyo ako! Ibukan mo ng mga hita mo. Hindi! Hindi! Ayaw mo, ha? Inambaan ako ng suntok sa mukha ni Jimin. Pero natigilan siya, pati na rin ang tatlong nakahubad na lalaki na kasama niya nang may nakita silang babaeng tumagos mula sa dingding. Duguan ang babae at nakalutang ang mga paa sa lupa. Multo! 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 Napatingin ako sa tinuturo nilang multo. Nangilamot ako nang makita ko ang mukha ng babaeng nakalutang ang mga paa. Belen? Tangina! May multo nga dito! Mga pare, takbo na! Sa loob ng 5 segundo, naglahong parang mga hinahabol ng aso sila Jimin at ang mga kabarkada niyang rapists. Nagunahan silang lumabas ng kwarto. Nagtatakbo silang nakahubad papalabas ng bahay na pula. Bigla akong nakahinga ng maluwag nang hindi natuloy ang masamang balak nila Jimin sa akin. Napatingin ako sa kanan ko, pero wala na ang multo ng babae. Wala na si Belen. Belen! Belen! Nandiyan ka ba? Belen! Lumabas ako ng silid at bumaba ng hagdan. Kinilabutan ako sa itsura ng buong bahay. May kung anong negatibong enerhiyang hatid ang paligid. Parang lumobo ang ulo ko nang bigla kong igala ang tingin ko sa paligid. Naaalala ko yung pangitain na nakita ko nung gabing nagdaan. Yung mga babaeng nakapila na nag-iiyakan at yung mga malulupit na hapon na walang awang pinagtatadyakan ang mga mahihinang kababaihan. Belen! Gusto kitang tulungan, pero imbis na akong tumulong sa'yo, ikaw pa tumulong sa akin. Salamat sa pagpapakita mo kanina, Belen! Makiramdam ko, matagal na kitang kilala sa mga kwento niyang Lola Sisang ko. Kung ikaw nga si Belen na palaging bukang bibig ni Lola Sisang, magparamdam ka nga. Please. Tila may taong nagbukas ng pintuan sa ground floor ng bahay na pula. Pero walang taong nagbukas nito. Kusa itong bumukas. Imbis na maintakutan ay lalo akong naiyak, Sir Jupiter. Sumagot ng oo sa akin si Belen sa ginawa niyang pagbukas ng pinto. Tuluyan na akong humagulgol dahil siguro sa naranasan kong pang-aabuso ni Jimin at ng mga pangyayaring nakita ko at natuklasan habang nasa loob ng bahay na pula. Nang lumabas ako ng bahay, bago ako tuluyang pumunta sa highway para maganap ng masasakyan ko pa umuwi sa amin, tumayo ako sa harapan ng bahay na pula. Hindi ako makadiyos nung kabataan ko. Hindi ako tinuruan ng mga magulang ko na magdasal. Wala akong nakagisnan na relihiyon o simbahan na dapat sambahan. Pero noong mga oras na yun, ay napapikit ako
na pabulong sa hangin. Salamat sa pagliligtas mo sa akin at sa lahat ng mga kaluluwang nasawi sa lugar na to. Bigyan niyo po nawa sila ng liwanag at kapayapaan. Patawarin ninyo ang lahat ng aming mga pagkakasala, lalo na po yung mga nagkasala sa amin. First time kong nagdasal noon ng mataimtim, Sir Jupiter. At nangimulat ko ang aking mga mata. Nag-iba ang tingin ko sa bahay na pula. Kasabay ng pagsikat ng liwanag ng araw, ay nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa at kapayapaan. Sa tulong ng mga taong nakilala ko sa paglalakad sa highway ng San Ildefonso, ay nakauwi ako ng Maynila. Binigyan nila ako ng pamasahe pagkatapos kong ilahad yung pinagdaanan ko nung nakaraang gabi. Nang makauwi ako sa bahay, laking gulat ko nang malatnan ko ang tatay pulding ko na nakaupo sa sofa at nagkakape. Tay, kailan ka pa? Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ano lang ako? Bakit mo iniwanan ang lola mo nang mag-isa sa bahay? Kung hindi pa siya tumawag sa akin, hindi ko malalaman na nilayasan mo pala siya. Bakit kayo pang galit, Tay? Hindi niyo ba muna itatanong sa akin kung anong pinagdaanan ko kagabi? Kung ano man ang nangyari sa iyo sa labas ng bahay na to, kasalanan mo yun. Hindi ka pa 18, 17 ka pa lang kung saan-saan ka na nagpupunta. Oo, 17 anyos pa lang ako. Iniwanan niyo na ako. Ay, mali. 15 anyos pa lang pala ako nung inabandonan niyo ako. Kaya kasalanan ko ang lahat, tama kayo. Kasalanan ko kung bakit ako muntik gahasain ng 4 na lalaki kagabi. Gahasain? Oo. 4 sila. Gusto nila akong pagsamantalaan. Hindi ka nila pwedeng pagsamantalahan. Hindi ako papayag. Hindi niyo siya maaring galawin. Tulad ng ginawa niyo sa akin. Lola! Lola Sisang! Maawa kayo sa kanya. Huwag niyo siyang gahasain. Huwag niyo siyang gahasain. Pinagsamantalahan niyo na ako. Pati mo naman si Belen. Huwag si Belen. Nakikiusap ako. Huwag si Belen. Napahagulgul na ako ng tuluyan nang marinig ko ang sinabi ng Lola Sisang ko. Niyakap ko siya ng mahimpit. Kinalikan ko siya sa noo at pinatahan na parang anak ko. Tahan na, Lola. Okay na po ako. Hindi na nila ako mapagsasamantalahan. Hindi ka na rin nila sasaktan. Hindi ako papayag, Lola, na abusuhin ka nila ulit. Talaga? Opo, Lola. Sumpa man, hindi mo ko iiwanan. Sinusumpa ko, Lola. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Magmula ngayon, hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Salamat, apo ko. Salamat, bumalik ka. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Belen. Belen, halika, bilis. Ipapakilala kita sa apo ko. Nay, ayan na naman kayo. Sinabi nang huwag kayong makikipag-usap sa mga patay. Sino-sino tinatawag nyo dyan sa itaas? Matagal nang patay si Belen na best friend nyo, di ba? Si Paulding ang patay, hindi si Belen. Ha? Kailan pa ako namatay? Belen, nakauwi na ang apo ko. Oo, nandito na si Linda. Sabihin mo kay Ligaya mamaya magpapaparte tayo. Gusto mo yun, hindi ba, Belen? Sigurado po ako magugustuhan yun ni Belen, Lola. Belen! Belen!
Nandito na ako sa bahay. Tama si Lola Sisang. Magpa-party tayo mamaya, bilin! Sige, Linda. Sakyan mo ang kabaliwan ng Lola mo para sa mental na damputin niyan bukas. Hindi baliw si Lola. Noong makilala niya ang tatay ko, hindi pa ganyang kabaliw yung Lola Sisang mo. Pero nung makilala niya yung ibang comfort women dun sa isang pulong na ginawa sa Pampanga. Comfort women? Yun ang sabi sa akin ng tatay ko. Dati raw comfort women yan Lola mo nung panahon ng hapon. Ilang beses daw ni rape yan kaya nagkatama sa utak. Nabaliw. Biruin mo, ginahasa yan ng ilang lalaki. Bakit parang kayo pang nandidiri sa tono ng pananalita ninyo, tay? Alam niyo bang pakiramdam ng ma-rape? Halika na, Lola. Pakita tayo sa taas. Iwanan na natin tong anak niyong magaling. Yun na ang huli naming pagkikitang mag-ama. Lumipas ang panahon na tumuwi sa Pilipinas ang Nanay Agnes ko. Ikinuwento ko sa nanay ko ang pinagdaanan ko sa bahay na pula. Doon niya lang ipinagtapat sa akin ang ikinuwentong istorya sa kanya ng tatay pulding ko tungkol sa pagiging comfort woman ng lola ko noong panahon ng hapon. Hindi na muling nagbalik sa Japan ang nanay ko. Dahil sa ginawang pang-aabuso sa kanya ng isang yakuza, ipinagpa siya ng nanay ko na dito na tuluyang manirahan sa Pilipinas. Sa tulong ng nanay ko ay lumipat kami sa isang mas malaki at magandang bahay sa Quezon City. Pinagtapos niya ako ng pag-aaral habang inaalagaan niya ang lola sisang ko. Nang tapos ako ng AB Political Science sa University of Santo Tomas. Nang makagraduate sa kolehiyo, ay nag-apply akong staff sa isang NGO for women's rights. Doon sa NGO na pinasok ko, ay namulat ako sa mga grupo ng kababaihan na naghahanap ng hustisya laban sa pang-aabuso ng kalalakihan. Noong taong 1996, ay umuwi ang lola sisang ko sa probinsya namin sa Mapaniki, Pampanga. At noong sumunod na taon, ay naging kasapi siya ng Malaya Lolas. Ang Malaya Lolas ay itinatag noong 1997 na sa una ay mayroong 90 miyembro. Ang ilan sa mga asawa ng mga babae, mga anak na lalaki at iba pang mga lalaking kamag-anak at mga kakilala na naging biktima ng mga krimen sa digmaan ay miyembro din ng grupo. Ang Malaya Lolas ay isang organisasyong nakabase sa Pampanga na binubuo ng mga taong dating comfort women o biktima ng sekswal na pang-aalipin ng hukbong imperial ng Hapon noong panahong pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Ang mga miyembro ng grupo ay pangunahing mga kababaihan na tinipon ng mga sundalo ng Japanese Imperial Army mula sa bayan ng Mapaniki at ikinulong sa bahay na pula upang halayin. Noong 2014, humigit kumulang 30 miyembro na lamang ang natira dahil sa mga pagkamatay ng ibang mga lola. Nagsampa ng demanda ang Malaya Lolas na humihingi ng reparation mula sa gobyerno ng Japan sa ilalim ng mga korte ng Japan. Ngunit ito ay na-dismiss dahil wala silang legal na personalidad na idemanda sa ilalim ng international na batas at sinabihan na ang mga claim ng grupo ay dapat na may sponsorship ng gobyerno ng Pilipinas. Ang organisasyon noon na mayroong mahigit 70 miyembro ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema noong Marso 2004. Sinabi nila na nilabag ng gobyerno ng Pilipinas ang legal nitong obligasyon na harapin ang mga kaso ng krimen laban sa sangkatauhan
nang hindi sila sinuportahan ng ilang opisyal ng gobyerno sa kanilang mga reklamo laban sa gobyerno ng Japan sa harap ng International Court of Justice at iba pang mga internasyonal na hukuman. Hinimok nila ang korte na panagutin ng mga opisyal na ito sa pag-abuso sa pagpapasya. Binansagan din ng grupo ang pagtanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa paghingi ng tawad ng Japan at ang pagtanggap nito ng monetary payment mula sa Japanese Financed Asian Women's Fund bilang salungat sa international na batas. Nagpasya ang korte na i-dismiss ang kaso noong 2010 at isang motion for reconsideration ang inihain ng legal team ng grupo. Muling pinagtibay ng korte ang desisyon nito noong 2014. Ikinatwiran nito na ang kaso ay isang diplomatikong usapin at dapat hawakan ng executive branch. Noong June 12, 2020, pumanaw na po ang aking Lola Sisang sa sakit ng COVID-19. Tulad ng ibang mga comfort women na kasapi sa malaya lolas, umaasang mabibigyan ng hustisya ang kanilang kaso bago mamatay ang lola ko. Pero hindi ito nabigyan ng kaukulang pansin ng pamahalaan. Sana'y matigil na ang panghahalay at pang-aabuso sa kababaihan sa buong mundo. Sana ay maggamit ng kapayapaan ang lahat ng biktima ng panggagahasa tulad ng mga sinapit ng comfort women ng Mapaniki, Pampanga. Ito po ang dalangin ko sa Diyos. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.